Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Zat. Hola, mga amigo, amiga, kumare, at kumpare. Kumusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at kumakain ka ng tender juicy hotdog. Dahil sa tender juicy hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Siyempre, marami tayong chika ngayon. So, kanina nga, bumaba ako dun sa baba. Nakita ko ang kapitbahay namin na talaga naman, ay, nako, kanina, ang gwapo-gwapo niya. Tapos sabi ko, saan ka pupunta? Sabi niya, doon daw sa taas, mag-jeep. Tapos sabi niya sa akin, tara, sama ka. So, sama naman ako. Pagkatapos yun, nagkukwentuhan kami. So, habang kumukuha siya ng barbell, ganon. Pagkatapos, alam mo, yung bigla siyang humiga. Tapos sabi ko, hala, sabi ko, bakit kaya ito humiga? Tapos di yun, tapos nagbubot-bot siyang ganon. Tapos pagtingin ko doon sa may short niyo, grabe si Junjun, oh. Ay, nako, ang liksi-liksi ni Junjun. At saka, talaga naman, ang tikas-tikas niya, nakakaloka. Pagkatapos siyang binaba niya yung barbe, bigla niyang hinawakan si Junjun. Ay, nako, nahiya naman ako. Tapos, so, pa-exit ako ng bonggang-bongga na sabi ko, sige, nababaan na ako. O, oh, diba? So, yun, so, ganun talaga. Alam niyo naman, mahirap na. Diyos ko, mahirap magkasala. O, oh, diba? So, yun, so, nakakaloka. Talagang, Diyos ko, nang pinagpawisan ako na malagkit. Charot! So, ito na nga. Malagkit ang pag-uusapan natin ngayon kasi sa sobrang daming chika talaga na nako, nakakaloka. Kaya, guys, hindi na natin patatagalin. Para sa unang chika, sabing ganon, Miss Universe, may tatlong corona. Ayan ang pa-announce nila kahapon. Yes! Ako para sa akin, ha, nafe-feel ko na ang corona dito ay yung Miss Universe Philippines, and then Supranational Philippines, at saka Miss Charm, ano, Miss Charm Philippines. Ayan yung nakikita ko na mga corona dyan. Kasi, ano pa bang corona mapupunta sa kanila, di ba? Supranational, saka ano lang naman, Charm. So, wala nang iba. Kasi napansin ninyo, ang Miss Charm nasa kanila. And then, ang Supranational naman, ayun, di ba? Nasaan ba? No? Wala, di ba? So, yun. So, ayun yung nakikita ko. Nasa Miss Universe Philippines siya. Saka, nadulas na rin naman si Manuel Vera. Di ba sinabi ni Manuel Vera? Ang goal niya dito ay makuha niya ang Supranational crown. O kaya, piling ko, nandiyan dyan siya sa Supranational. O, di ba? Kaya siya nandiyan dyan sa Miss Universe Philippines. Kasi, ang gusto niya makuha yung corona ng Supranational. Di ba? So, yun. So, tingnan natin. I-announce naman na nila yan malapit na. But ako, yun yung nararamdaman ko. Mga okay itong mga to, pa-suspense pa. O, diba? So, ako maganda kung nandiyan na Supranational. At least hindi lugi si girl. Alam nyo naman, mahirap na. Ito nga si Pauline Amelix, diba? Paulit-ulit na sumasali dyan. O, hindi siya nabibigyan ng chance na may ilaban ang bansa sa ibang, ang Pilipinas sa ibang bansa. So, ngayon, kung dyan siya at may corona na Charm, Supra, at saka Universe, may chance siya na, alam mo yun, makapagsuot ng Philippine sash. Ito nga, ang Miss Charm International or Supranational. At malay mo, Miss Universe Philippines. Di ba? So, yun. So, I'm so excited. And then, ito na, sabing ganon, mamasama nung masasabi mo sa mga gown ngayon ng mga Latinas at saka ng taga-Americas na merong paraples-raples sa braso. Panalo ba? Wala namang nanalo na may paraples-raples doon sa braso. Actually, yes, maganda naman ang mga dramang gano'n. So, para maiba naman. Kasi diba, yun yata yung uso ngayon, yung may mga paraples-raples dito. Pero, hindi siya maganda sa gamitin sa finals. Dapat sa ano siya, sa semifinals lang. Doon nagkamali si ano, Dominican Republic. Mali yung ano niya, discard niya dito sa Miss Charm. Ang ganda-ganda lang gown niya noong preliminary competition. Tapos, digwak yung gown niya doon sa finals night. Dapat, binagbaliktad niya yung sa prelim, ang ginamit niya, yung ginamit niya noong
coronation night. Tapos yung sa final, yung sa preliminary, yun yung ginamit niya dapat sa finals night. Baka nakapasok pa siya hanggang top 6, di ba? Yun, liguwak tuloy yung beauty ng lola mo. So, yung mga ganong mga gown, hindi siya dapat ginagamit talaga as a competition. Kasi medyo, alam mo yun, mahirap ilaban yun. Depende na lang kung magugustuhan nila yung drama mo doon. So, dapat yung mga ganyan gown, ano yan, sinusuot lang niya sa mga events. So, di ba? Events talaga. Yes! Kasi, mas maganda kung ganyan na suot mo, pero may pasabog ka talaga yung, nung pag tinanggal mo siya, ay naku, pasabog yung likod mo. Ganon! May drama. So, para papansin, manalo. Di ba? So, yon. So, ito nga, sumunod na chika. Ay, nako. Talagang ito, medyo naloka ako dito. Miss Universe sa Thailand daw gagawin this coming October 2024. Actually, naramdaman ko na yan. Akala ko nga this year na. So, sa next year pa pala. Nakakaloka. So, yon. But, kasi nga, di ba, yung this year nila sa, ano, sa El Salvador sa December. So, pero yung next na Miss Universe nila sa October, oh, di ba? So, ibig sabihin, lapit-lapit lang. At least, meron na silang ano announcement for Miss Universe talaga by October. So, sa 2024. So, sa 2025, abangan natin kung saan gagawin yung Miss Universe. Hindi katulad noon, naisip tayo ng isip, saan ba gagawin yung Miss Universe? Saan ba gagawin yung Miss Universe? So, ibig sabihin, ngayong taon na to, madalian yung Miss Universe. And then, sa isang taon, mag-Miss Universe Philippines na agad. Charot! Di ba? Hindi parang na-announce yung kung sino yung 30 finalists ngayon eh. Miss Universe Philippines na agad. O, di ba? Nakakaloka. By the way, so maganda yon. I'm so excited na gawin uli dito sa Thailand yung Miss Universe. And then, ayun, mag-ipon-ipon na tayo. Yun yung magandang gawin natin. Matuto tayong mag-ipon. O, di ba? Para pag dumating yung araw na dumating na yung Miss Universe dito sa Thailand, lahat tayo makakapanood. Oh. So, ito pa, chika. Sabing ganon. Ano daw? Miss Grand at saka Miss Charm. Brazil victory. Oh, di ba? Ano masasabi ko dyan? Oo nga, no? So, sa Miss Grand, Brazil ang nanalo. Sa Charm, Brazil ang nanalo. Eh, di bongga. So, yon. So, maganda yan para sa bansang Brazil. Kasi, at least ngayon, yung mga Brazilian ay meron silang dahilan na parang magdiwang at magkaroon ng isang bonggang-bonggang welcoming dito sa mga nanalo dito sa beauty pageant sa international. So, nakakatuwa kasi parang, alam mo yon, iba ang ganda ng Brazilian. Parang ako lang. Charot! So, congratulations sa Brazil. Deserve nila yan. And then, enjoy the moment. Kasi mukhang mahihirapan na naman kayo manalo sa international pageant after that. So, yon, for sure, sa isang taon, thank you, girl, kayo. Katulad na nangyari sa Philippines. Di ba? So, yon, nakakaloka. Thank you, girl, talaga. So, abangan natin. Abangan natin kung ano. And kasi, di ba, tayo nanalo tayo noong nakaraang taon, ilang corona. Halos dalawa din, di ba, sa Globe at saka sa Intercontinental. And then after, thank you girl tayo. Oh, di ba? Wa sa pagkakuha. So, ganun din ang makukuha ng Brazil in the future. Kasi hindi naman pwede. Puro Brazil. Oh, Philippines naman. Charot! So, ito na. Bella Ismael at saka Atisa Manalo. Hindi natin nasilayan dito sa Miss Universe Philippines. Anong chika mo dyan, Mama Sam? Siyempre nakakalungkot kasi parang kay Atisa Manalo, parang ang tagal-tagal natin naghihintay sa kanya, halos taon-taon na lang, ginawa na lang natin tong ano, yung parang series of the year na parang sasali ba si Atisa, sasali ba si Atisa, pero wang Atisa Manalo tayong nakita. So ngayon, siyempre nandoon tayo sa ano, sa moment na parang nakakapagod na maghintay. Marami naman mga bagong dumadating. Actually, dito sa Miss Universe Philippines, maraming mga kandidatang baguhan na hindi pa lang natin siguro kilala yung caliber nila, hindi pa natin sila talaga yung ano, nagagamay, kung magaling ba talaga sila. Malay mo naman, di ba, may mga remarkable girl dyan na gusto natin uling magbalik at lumabat. So, sa ngayon, maganda rin naman ang laban ngayon ng Miss Universe Philippines kasi palakasan to. Andiyan dyan si Samantha Panlillo, andiyan dyan si Michelle D, Emma Ismael, si Emmanuel, di ba? And then, andiyan dyan din, syempre, si Pauline Amelex. Kumbaga, parang
no choice eh. Di ba? Sila talaga yung parang feeling mo na sige na nga. O, oh, di ba? Mahigpit din naman yung labanan. Pero, tignan natin. So, ako, parang masasabi ko, okay lang yan. Mali mo next time, sumali si Atisa Manalo. Si Vela Ismael naman, gusto ko rin siya magbalik. Kasi, iba din ang galing ng Vela Ismael. Pero parang pili ko, ayaw niya na rin eh. Di ba? Naramdaman din ba ninyo yun? Parang wala naman tayong naramdaman na gusto niya pang sumali. Baka sasali siya sa Miss World. O, di ba? So, yun. So, abangan natin. Mali mo naman in the future, biglang magsibalikan tong si Vela Ismael at saka si Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines. Oh, mali mo lang. Di mo alam. But kasi parang kung ako si ano, magiging masaya na ako dun sa corona ng ano ng sa position ko bilang first runner up sa Miss International. And then si Bella Ismael, mananatili na lang akong first runner up sa Miss Universe Philippines. Pero alam niyo sa totoo lang, kung sasali ulit si Bella Ismael, I think kaya niyang manalo. Kung wala dito si Michelle D, tapos sumali siya, winner siya. Oo. But nandiyan si Michelle D. Charot. So, hindi ko nga alam kung sino nga mananalo dyan eh. Kasi di ba matindi nga yung bakbakan ngayon taon na to. Andiyan si Pauline Amilex din. But for sure, Pauline Amilex, makakakuha na yan ng corona this year. Di ba? So, yun. So, guys, kayo guys. Ano guys ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suportang binibigay ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, ano pang hinihintay ninyo? Sobrang ganda ko, mag-subscribe na kayo. At i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated kung gusto kong tumika. Charot! So yun guys. Guys, maraming maraming salamat. Always keep smiling and always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, nanig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow.